Napakadalang mo makita ng kinabit na may teflon. Oo nga eh. Puro wala. Kailangan talaga nilalagay niyan eh, no? Hello po mga maminsir, ngayong araw yung video ngayon ay tungkol sa leak test. Kasi dun sa Bria Homes, kailangan mo talagang magpa-leak test kung gusto mong magpa-extension ng bahay. Kasi mahirap kasi nagpa-extension ka tapos hindi mo alam, meron pala siyang leak yung tubo ng tubig. Eh sayang lang yung mga nagastos mo dahil kailangan talagang sirain yun para malaman o makita kung nasaan yung boot o singaw na kung saan nanggagaling yung singaw doon sa PVC. Kaya ang payo ko po sa inyo, kung kayo po ay magpapa-extension ay kailangan po magpa-leak test po muna kayo o magpapalagay kayo ng tiles. Kailangan muna unahin nyo ang leak test. Ito po, panoorin nyo po yung video sa leak test ko po kanina. Ayan yung ginagamit, yung gauge, ang tawag doon gauge. Inuhukay niya yung ano dahil gusto niya makita kung nasaan yung PVC ng tubig. Medyo malalim. Pero kahit anuhukay ng lalim, hindi pa rin makita yung PVC. Ayan. Kita nyo si kuya, inano pa rin yung lalim, hindi talaga makita yung PVC. Kasi nga po, ayun. nasa ilalim ng semento. Ayan. Ayun yung PVC. Ayan. Inano ni kuya, yung PVC. Siyempre, kailangan linisin yung PVC. Kasi kapag magli-leak test, kailangan malinis yung PVC. Kasi pag kailangan siya yun eh. Kailangan malinis. Kasama ang palad, yung PVC na yun ay putol. Ay, nako. Akalain mo. Putol. Ay. Totally, ano eh. Hindi naman talaga siya totally putol. Yung parang meron yung ito, tapos pinasok rito, hindi lang nilagyan yung parang nagpapadikit. Nakalimutan ko tawag dun eh. Para hindi siya matanggal. Wala, ipinasok lang siya sa loob eh. Ayan oh. Malaki yung dito eh, sa loob. Kumaga nakapano talaga siya. Kaso ang problema, naiikot siya. Kaya natanggal kaagad. Ayan oh. Kita niyo yan? Ayan. Yun. Tanggal kaagad. Di ba? Dapat nilagyan yung parang idinidikit yun kaso masama sa medyo masakit sa ilong. Para madikit siya. Ay nako, ewan kong ba't ganun ginawa. Tinusok lang. Ayan. Ayan yung ibig sabihin. Dapat nilalagyan ng ganyan. Ayan. Okay. Ang ginagawa ni kuya, nilalagyan niya ng tape. Para walang pressure na lumabas. Kailangan talagang gawin yan. Kasi yung iba hindi ginagawa yan eh. Ayan. Okay na. Nakasarado na. Pati yun. At saka sa labas. Sarado na rin. Lumabas, umalis muna si kuya. Kumuha siya ng tubig, ayan. Tapos pinapump niya na. Yan yung gauge. Kung makita ninyo yung parang may metro. Okay, kailangan hindi gagalaw yan. Naka-stop lang siya. Kasi oras na bumaba yan, ibig sabihin may lumalabas na pressure. At kapag may lumabas na pressure, minsan meron siyang leak. Ayan, kaya binabomba niya.
inapapasok mo na yung loob ng tubig. Okay. Bomba, 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 bomba. Ayan, tumataas yung pressure niya. Kailangan yan mag-stay siya, hindi siya bababa. Okay, hindi siya pwede bumaba yung ano niyan. At kapag hindi siya gumalaw, ibig sabihin, wala siyang leak. Ayan, dalawang ano na, ubos na tubig. Okay, sa kasamang palad, ayun. Meron siyang leak. Sa ilalim, ayun. Makita niyo may tubig. Yun yung problema ngayon. Ang mangyayari, babakbakin ngayon yan. Okay, ayan. Ayan. I-re-report natin. I-re-report ko ngayon yan para ipaayos. Okay, yun po. Yung nakita. Medyo may leak. Sana maayos yun. Bali, report ko siya bukas sa Bria. Okay po. Okay, shout out po muna tayo at saka sagutin po muna natin yung mga tanong ng mga nagko-comment sa YouTube channel ko kasi hindi yung iba hindi ko nasasagot. Okay po. Una po, muna ay itong si Hisham Sampulna. Sabi niya, ganda ng Yellow Hornet, sir. Kasi ito yung time na nag-post ako ng in-upload ko yung video ng sniper kulay yellow, sniper 155. Okay po, salamat Hisham Sampulna. Sunod naman ay si ito Richard Malasab. Okay, ito si Richard Malasab. Sabi na, yan yan na to, nagbablog na si tita. Si tita nagdala. Ibig sabihin niya yung asawa ko si Maricel, nagblog kasi yun ng ano, ng tawag nito, ng mukbang. Okay, parang ano lang, trip niya lang. Sayang ay sa Facebook muna na ilagay bago ko siya nakuha. Pero okay na rin. Sabi naman, Joyce pala, masaya. Joyce pala, masaya to. Puro mukbang na lang para may idea mga nanay sa lutuin. Okay, sabi ng, ito yung asawa ni, ito si Richard Malasab. Asawa niya yung pamangkin ko, si Joyce. Okay, salamat sa inyong panood sa video o sa channel ko. Richard Malasab and Joyce. Okay, sunod naman ito, Gerson De La Cruz. Sabi, nagastos nyo sir. Ah, ito yung tanong niya, kung magkano yung nagastos ko dun sa pagtatiles dun sa Bria Homes. Mga nagastos ko, kung sa tiles lang po ah, kung sa tiles 9,000 yung tiles, pero marami siya. Mga nagastos ko is siguro kulang 15k kasama na pati labor. Okay po, Gerson De La Cruz. Kasi ito alam ko sa Bria rin to nakatira. Pero kung ang tanong mo, Gerson De La Cruz, ay tungkol sa kuryente, kung magkano magagastos, meron akong kakilala or yung asawa kasi dun nagaano, kaya kung gusto pong magpakabit ng kuryente, eh comment lang po kayo sa akin. Okay po, pero sasagutin natin yung tanong ninyo tungkol dun para mapadali yung pagpapaano ninyo ng kuryente. Okay po, sa mga accredited Piralco. Okay, sunod ito, sabi ni Gerson De La Cruz, nagastos nyo sa tiles at kwarto. Nagastos namin sa tiles at kwarto siguro mga ano, mga nagastos namin sa kwarto is at saka sa tiles kulang-kulang mga 35k ang mga magagastos mo, 30,000 ganun yung nagastos namin kasama na pati labor. Kasi ang ginawa ko po kasi yun is nagpabili na ako ng tiles sa loob at saka sa labas. Yan, tapos lahat-lahat na pati mga dapat gamitin inano ko na. Bali mga naibigay ko sa kanya is 43,000. Pero may sukli pa yun. May sukli pa yung 43,000. Mga sukli pa is 2K. Kaya
makakatipid kayo. Kung gusto nyo ng labor, i-commit nyo lang po. Dahil meron ako po, meron ako sa inyong i-represent ang labor na gagawa ng inyong bahay. At siguradong ayos po yan kapag gumawa sila. Okay po. Kasama na ba labor doon, sir? Opo, kasama na po doon. Kakilala nyo po, nyo ba gumawa niyan, sir? Oo, kakilala. Ang gumawa ng tiles na sa tiles at saka sa kwarto, pinsan ng asawa ko. Okay po. Okay, next. Salamat po, Gerson de la Cruz. Ito, Greta. Saan location ng Bria nyo, sir? Ang location po ng Bria namin, Ma'am Greta, ay sa Bria Santa Maria. Okay? Doon po yung location niya. Sir, magkano nagastos sa tiles? Nasagot ko na yan. Bria Santa Maria, malayo ba mula Bili Anapolis, sir? Kung ikaw po ay Ma'am Rud, Sir Rudy Banting, kung ikaw po ay galing sa dulong bayan ng San Jose del Monte, Bulacan, mauuna ang Villa Anapolis. After ng Villa Anapolis, meron doong kanto sa bandang kanan. Yun po yung Brioms. Magkalapit lang po siya, as in dikit lang. Okay po. Kasi pag pumasok ko doon sa kanto na yun, makikita mo yung loob. Makikita mo yung pinakaano ng Villa Anapolis. Okay po, Sir Rudy Banting. Sensya na po kung hindi ko po kayo masyado na replyan, Sir Rudy. Okay? Salamat mo, Sir Rudy Banting, Ma'am Greta, at Sir Jason de la Cruz. Ito, Melanie Acerdano. Ito. Co-teacher ko to sa private school sa Virgen del Pilar. Okay, si Ma'am Melanie Acerdano. Okay, saka shoutout rin pala Ma'am Melanie sa asawa mo. Si Sir. Hi, Sir. Okay. Si Ma'am, congrats, sir. Paunti-unti, sabay-bayan ko to. Salamat po, ma'am. At na, ma'am. Ito naman si Teacher Joanna Espanyola. Okay. Si Ma'am Joanna. Okay. Napakabait na teacher niyan. Hashtag sana all. Okay. Sunod naman si Hermie Abellion. Okay. Si Sir Hermie Abellion. Magkano inabot sa pag-tile, sir? Sa tiles po, sir, kulang 15 rin po. Kasama na labor po doon. Okay po. Kasi yung tiles na binili ko is 60 by 60. Yung laki niya. Okay. Sabi naman nito ni Jesser Mendoza, depende sa wattage yan. Ito si Sir Jester Mendoza, co-teacher ko rin to sa private. Ito si Ma'am Melanie Acerdano, saka ito si Sir Jester Mendoza. Okay. Ito si Sir Jester. Close kami na ito at saka nila Ma'am Melanie at saka sila Sir Gab Montano, sila Ma'am Tinay, tapos sila Ma'am Anding, yan mga co-teacher ko sa private school. Okay. Nakalimutan ko na yung tawag sa amin dati nito eh. May grupo kami nito nila Ma'am Melanie. Nakalimutan ko na. Parang puyatan yung may ganun, nakalimutan. Ito sila Jester, Sir Jester, Sir Gap. Ano kami nito? Wapa Pets. Wapa Pets. Yung at sining ning. Okay po, salamat Sir Jester. Okay, ito naman si Aisa, kasi nagre-request siya ng video sa school, kasi galing to sa school namin dyan sa public school. 2 years na, 1 year ko na, sir, di nakikita yung central. Okay. Hindi ko maibibigay yung video na malaki, pero meron akong pasulyap lang sa'yo na yung hindi mo pa nakita, yung bagong gawa lang sa school. Yun lang pwede ko ipakita muna kasi baka bawal i-ano yung ano eh. Kaya kaunting pahapyaw lang. Aisa Cortez Compañero. Okay, yun po yung mga ano. Aisa, panoorin mo to. Ito yung sa school. Watch this. Uy, paano ba yun? Oh, ito pala.
Okay, nakita mo na yun, Isa? Yun yun. Okay, maraming maraming pong salamat sa inyo mga maminsir sa panunod sa aking YouTube channel. Tuloy-tuloy nyo lang po, pakishare din po at pakilike. Okay, maraming maraming pong salamat ulit. Ito muli, ito po si Sir Manal. Thank you so much. Namumula yata ako.